nagsimula lahat nang may nag-add sa akin ng magandang babae. Nagulat ako, aba, gandang babae, accept yan. Hindi ko naman inaasahan na mag-DM siya sa akin. Kasi nga baka usual ad friend lang. Yun pala siya yung friend ni mama. With a heart so free, and I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever. Hold you. After a week, pumunta ako sa East West para mag-open ng account. Dahil pinag-open ako ni mama. Nakita ko siya. Grabe, ang ganda pala sa personal crush ko na kagad. Siya pa nag-assist sa akin at amemi tuloy ako. Today is a good, good day. Them kept on making ways for me and Francis to talk again. And then Tita Redem said that Francis needs to open a bank account. Lumipas ang dalawang linggo, naglakas loob na akong akitin siyang lumabas. Nung una, di natuloy. Pero sabi nga nila, may next time pa naman at natuloy din kami. Kwentuhan, kinilala ang isa't isa. Natapos kami sa unang labas namin sa paghatid sa kanya sa kanila. Nakailang labas din kami at dumating na ang araw na napaka-importante sa akin. Sinundo ko siya at lumabas kami. Sa labas namin, napagtanto ko na gusto ko na siya. Kaya naglakas loob ako na tanungin siya, tayo na ba? At nagpalakbakan ng aking tenga nang nadinig ang matamis niyang oo. I knew that he was the one for me because I saw in him a family one. And I knew that he would take care of me, be a good husband and a wonderful father. Kaya pinangako ko sa sarili ko, yung magiging girlfriend ko, siya na din papakasalan ko. Ito na nga, thank you po Lord, sinagot niyo ang aking mga dasal. Nagka-girlfriend na nga po ako after 4 years of being choosy. Makalipas ang ilang buwan, nakasama siya, I finally said to myself, she's the one. Sabi nga nila, di naman nasusupat yan sa tagal, ito ako ready. May pagkilala sa'yo ng mas matagal na dala-dala mo ang aking apelyedo. Magkasama tayong gagawa ng ating sariling pamilya. Mahal na mahal kita.